I've gone to a lot of provinces, a lot of towns, a lot of cities all over the country. In the course of my work, I'm able to see a lot of things from my experiences and from what I have discovered. I see basketball alive and kicking in every corner of this country. You see makeshift courts, you see players, young kids, eyes widen when there's talk about their favorite players and heroes and superstars. I think as a people, we Filipinos are a very creative race, and basketball allows us great outlet for creativity. They always say that perhaps in Asia, the most entertaining players to watch are Filipinos because we've got great moves, we're fluid, we're nice to watch, and that's why I think basketball is such an integral part of the Philippine fabric. In the Philippines, there's only three topics that you can really discuss with anybody. From the elite to the masa. When you talk about artista, when you talk about politics, but the number one topic always is basketball. You know, anybody there, they know their basketball. Just like me, when I go out, you know, I talk to the vendors, they're the ones teaching me how to coach. You know, that's how basketball is here in Manila, in the Philippines. It's so popular, they think that they know the basketball. Well, I guess it's just fate, maybe destiny, that the Philippines would fall in love with basketball. But you go back in time when you examine the relationship between basketball and the Filipino nation. The Americans introduced basketball in the Philippines back during the colonial days. And there was a deliberate plan to introduce it through the school system. In the 1950s, Philippines was number one in basketball in Asia. We were beating handily Korea and the other so-called basketball powers in Asia as we know today. In 1954, the Philippines took third place in the World Basketball Championships, and that's the highest finish for any Asian country ever in the world. The popularity got boosted because the Philippines was winning internationally. When you have championships, you breed superstars, you breed heroes. And when you have heroes, then you've got a lot of role models. And the youth, when they're introduced to the sport at an early age, they look at their role models, and then they see there's something that I can aspire to be. I think that's the reason why there's this love affair between the Filipinos and basketball. Philippine-style basketball is a hybrid of many different styles. I think the PBA, because it is almost like a mirror image of the NBA in shorter form, because we're shorter players. I think the style of play that is bred by the PBA is more akin to the way the Americans play. The problem is, our players aren't as big, aren't as athletic as the giant NBA players. I think exceptional teamwork, snappy execution, pressure defense, using quickness, using intelligence, all of those factors can be very, very critical and essential in making a team win internationally, even if you're vertically challenged. Well, the big thing with basketball is its accessibility. All you need is just a rim, a pole, a backboard, and a ball. Doesn't even have to be a good ball. It could be a bad ball. As long as it goes through the basket, that's all that matters. And that's what we call a cheap sport. And the accessibility only helps in promoting the sport, especially in the countryside. And I think more than anything, basketball symbolizes hope to a lot of our countrymen, especially those who are not too well off, those who are in the provinces. For them, basketball is their ticket to a better life. Only thing I can really say is that economically, for me, there's a lot of relations between how Black Americans grew up in the States and how the majority of Filipinos grew up here. And the one thing that you see with inner city youth with countries that maybe aren't as wealthy as others, because here in the Philippines, it's a known fact that the wealthy is a minority and the lower class is a majority. I think when you come from nothing, your hunger is quite evident. I mean, you want to accomplish things. You know you don't really have too much to fall back on. So you really know you have to go out and work as hard as you can to accomplish things. And that really shows on the basketball court. There's a certain stigma about a player being a street baller.
Somehow he's used to a lot of individualistic plays. He's very egotistical. He doesn't share the ball. And, you know, a lot of those things come into play when you're looking organized ball, where the concept is team and not the individual. And I think, however, on the good side, street ball develops one's individual skills and boosts one's confidence. And you need both to be able to get ahead in organized ball. It's what, where you develop your basketball smart. You become more or less mature right away in order to compete with much older and much experienced guys. Kasi pag Pinoy, talagang competitive. Makakalaban mo kung sino-sino lang. Physical. Sikuhan. Sisiku-siguhin ka. Talagang tirahan eh. Balyahan talaga. Kahit matamaan ka na, wala pa rin foul. No blood, no foul. No blood, no foul. Talo na sila. Hindi nila matanggap na talo sila. Habulin ka pa. Binubuli ka. You get to do whatever you want. No one can stop you from doing it. Doon ka na sa challenge. Doon ka na grow. Yung tapang makuha mo talaga sa laro. Gusto ko talaga yung basketball dahil masaya. Aggressive talaga. Adrenaline rush. Number one sports siya. Parating may bago. In the crossover. Pag nag-dribble ako ng bola, naiiwanan ko yung kalaban. Shooting. Shoot lang ako ng shoot. Step back, three-pointers. The best shooter in the country. Best shooter? Siyempre, natutuwa ako. Kasi siyempre nakikita nila yung pinaghihirapan ko. Yung pagpa-practice ko, hindi nasasayang. Yung pagpa-practice ko ng shooting everyday. So, nakakatuwa na may nakaka-appreciate. With any shooter, that's very important. Ripalo for five by Bono Sen. Jose gives to Ripalo. Oh! Another three-pointer. Come on! Ripalo. Oh, what a move! He hangs in the air. Ripalo is on fire. He's heating it up. I don't think there's a better shooter in the PBA or in the Philippines than Renren. You're talking about a pure shooter who can hit it consistently from three-point distance. He also has a nice shot off the dribble, so he's a very, very difficult player to guard. If you defend him in the perimeter, he can run around you, he can put the ball on the floor and shoot off the dribble. So he's a double threat all the time. The opponents know him, they respect him, they come out and they guard him. They don't leave him open. And that gives a lot of opportunities for his other teammates, for other members of the team. No, he was a vital cog in our run. First of all, he really helped us with his 3 points and everything. And aside from, you know, being a good player, he was a very vocal leader. He's the one who's always pushing his teammates. Even if we're down, he's always there trying to rally them. Bahay namin, maraming bola eh. Kasi dad ko nga, former PBA player. So, unang laruan ko, bola. I tried different sports kasi parang ang dami kong pinasukan. Parang nag-volleyball ako, nag-basketball ako, nag-swimming ako. Lahat, nag-pico ako. Nag-Chinese quarter ako. So, I think lahat nilaro ko talaga. Wala, basketball kasi parang hindi siya nakaka-boring eh. Sobrang parating may bago. Parang hindi mo siya masyadong matutunan talaga. Siguro, sobrang happy siguro pag nasa basketball court ako. Nagagalit niya mom ko pag hindi ako umuwi ng bahay. Buong araw. Sira-sira rin chinelas ko, pero okay lang. Intimidation. Buti nga hindi ko naisip ng bata ako kasi na-develop ko na yun na parang kahit malaki yun, kahit matanda yung kalaban mo, parang wala kang ano, alam mo yun, parang nasa-challenge ka lalo, hindi mo masyadong iniisip siya na, oh, baka ganito, ganito. Ito, dito ako dumadaan, galing bahay, papuntang school. Anong school? Sa Lasal. Siyempre, animo. Everyday, traffic. Kahit alas 7 ng umaga. Dali, natatandaan ko, high school ako, nanood ako ng UAP game. Isang first UAP game na napanood ko, Lasal USD. Pero na-feel ko parang, I want to go to Lasal. Parang, pero nasa Beda pa ako nun. So parang, sabi ko, gusto ko dito mag-aral. Sabi ko ganun. Tapos, di ba from San Beda, going to Rizal Coliseum, we always pass Lasal. So parang, lahat kami, tumitingin kami doon, parang, ano kaya, maganda kaya dito, ganyan, ganyan. Every time na dumadaan kami doon, ganun kami ng mga teammates ko. Nung nirecruit talaga ako ng Lasal, sabi ko, wala na akong ibang pupuntahan. Okay lahat eh. Fun lahat. Parang everyday, sulit yung day mo kasi may nasa school ka, andun yung mga friends mo. Tapos magpa-practice ka kasama mga teammates mo. Laro kayo, manalo kayo championship, 4 times. Paano hindi magiging masaya nun?
personal with Renren, he lives by example. First of all, he's first in practice, he'll shoot around. Then after practice, he'll still stay for another 20-30 minutes to shoot around. Sinasabi sa akin na, oh, pag-practice namin, 6 o'clock, call time of 5 o'clock. So, I'm always there 1 hour early parate to develop my game, to develop my skills, to practice, to shoot, to everything. Ginagawa. Maraming ganung ano eh, yung parang drill sa amin. So, parating ko ginagawa yan, siniseryoso ko talaga. Every year was so memorable eh. Grabe talaga yung championship na nangyari. Hindi ko maalala, basta matagal bago nag-champion ng Lasal. Yun yung first championship ulit. Yun yung grabe na buong tao sa Araneta bumaba sa court. Parang nagkagulo lahat kasi champion, yun yan. Sinabi na sa akin ni Coach Franz yun eh. Yung last year ko, parang bago ata mag-start yung Final Four. Parang sinabi niya... No, I was telling him that, you know, if ever we'll win the 4 straight, I'll make sure that I'm gonna retire your number. Talaga? Oh, sige. Okay, sige. It's a recognition of your contribution, not only as an individual, but as also an individual player, but as a team player, for making LaSalle get the 4 straight championship. Sobrang... Hindi mo ma-describe yung feeling. Masaya na talagang... Siyempre, makikita mo yung jersey mo doon, naka-display sa court. So, kahit sino gusto mong nandun sa position na yun, na mangyayari yun, sobrang saya ko na na-retire na yung jersey ko sa LaSalle. No, basketball is basketball anywhere you play it. Certain regions in the country have a specific game to it, maybe a tag to it. Like when you go down south, you know it's going to be physical. Yung tawag natin sa south, the basketball is medyo barabarabay. You know, but that's how they love to play the game. It's very instinctive. It's exciting. It's you know, running up and down the floor. So there are certain characteristics in the different regions, but by and large, it's the same sport. Negros Island is a big place that has many sugarcane plantations and sugar centrals because it's the sugar capital of the country. And at the same time, there are so many talented basketball players in the city and in the out-of-town areas. James Yap is a tremendous instinct player. I think he developed his game from an early age, and you can see that he's got the build of a dominant player. Someone who can dominate from his position, which is a two-guard spot. From high school, I saw James go beyond that level and play super ball for the University of the East. And now that he's playing in the PBA, you couldn't ask anything more from James. I mean, he, after all, is a league MVP. The 2003 Player of the Year. Volleyball player, James Carlos Yap. James Carlos Yap. James Yap. James Yap, a beautiful Sunday. Since grade 2, mga kabarkada ko naging ganyo sa akong magampang ano, basketball. So, kaya balay na mo, lapit lang sa, ano, sa basketball court. Shoot lang ako ng shoot. Tapos ako ang pinakadako man sa ila. Tapos hindi ko mahampang dalom, hindi ko mahampang center. Gusto ko ako madala bola. The first thing I noticed James was he's so focused with his basketball. And in a very tender age of, I think, 8, he was really different from the other boys. Because when he plays basketball, hindi siya nakukonsyo sa tao eh. Basta it seems na parang he has his own world. He just play, love to play basketball. And most of the time, parang talagang wala na siyang ibang interest. Basketball lang. Nung bata ko, mahilig talaga ako makipagpustahan sa shooting, mga kalabang ko, mga ano, tricycle driver, mga malalaki sa akin. So, yun yung confidence mo, malaki. So, yun. Kasi, pag nakita nila yung kamay ko, akala nila 6'5", 6'6 ako. Or 6'8 kasi malaki kamay ko eh. So, yun. Kaya, yung puhunan ko yung kamay ko. Kaya tinatanggap ako ng mga ano,
school sa Bacolod. Si James, simple lang eh. Puson, why man daw rugam mo ah. Daga, mong katong ito, nakuya-uya lang, rugam mo na lang. Daga, doon ako, take ni James. Daga, doon ah, pamlaw. Take ka niya lang ka na yun, take, doon lang muna yung kabalo eh. Banya ko yung kabalo. Te, balo na lang ako kung doon mo kanta eh. Amo na lang, doon ah. James is the first player outside of Iloilo recruited by Iloilo Central Commercial High School. So he is the pioneer among recruits who came from Negros Island. He made the school famous because of his basketball exploits. When he first came there, I remember his freshman year, he averaged, I think, 32 points a game. He improved every year. That's what, because he is very dedicated. In the school, there's a building, fourth floor building. He jogs from first floor to fourth floor. Tinatakbo niya talaga yun. Yan yung jogging niya. I ask him, ano ba yung ambisyon mo sa buhay? Sinabi niya sa akin, yung goal ko talaga, makaabot ng PBA. Kasi ako, namiyan ko magampang kung damo tao eh. Oo, namiyan ko. Rockier ko, daw feeling ko, galupad ko. Kung maliap ka, daw kay... Amo na ni Tito nakita sa ako na kung damo tao, daw ganado ko. Hindi pareha sa iba na players na kung damo tao, daw hadlock na nila. He really achieved all he wants in life. He dreamed about it and he achieved his goal. So I'm very happy for him. And he's still the same person, very humble and very caring. Napangayo autograph mo na ang balog sa ila. Napangayo ko mo autograph na kung ano ko sa una mo magyapon ko subong. Hindi ko gusto mo na bro. James, before and now is still the same. Tahimik pa rin. Mahiyain. The only difference siguro ngayon is hindi siya natatakot sa akin, ah. Dati natatakot yan sa akin. Ngayon, wala na. Well, to me, it's a dream come true because I always dream one day that I'll be watching him on TV. In fact, I told a lot of my friends na, this guy, he was still 12 years old, sabi ko, this guy will be one day, will be one of the best player in the Philippines. Totoo naman talaga. In basketball, sobrang passionate din ng mga Cebuanos. The same also with Manila na kahit anong kanto madanan mo, lalagyan nila ng isang ring lang para lang makapaglaro. Don Donativeros is a very underrated defensive player. He knows when to attack, he knows how to attack, and he knows where to attack. He's a player who can put the ball in the hole from the outside. He can drive strong. He's very determined and very strong. And most of all, you know, he's got this. He's got a lot of heart. But the one thing we like about Don Don is his dependability. You know he's going to be there regardless. He's going to be there in practice. He's going to be there in the games. He's going to be your top defender. And he's going to deliver when needed. So, you know, mga 5 years old or six. Kasi that time, naalala ko, may goal na binili yung airpads ko. Mumurahing goal lang. Yung idikit mo lang sa ano. Tapos noon, yun na yung parang start ng ano, yung relationship sa game. Kahit nandun sa bedroom, naka-mosquito net pa doon sa loob sa mosquito. Nagdala pa yun ng bola. Pag hindi daw siya maging varsity player, kasi nag-ano siya ng sign sa Panginoon, kung ma-member siya sa varsity player sa Don Bosco, siguro, yan ang gusto ng Diyos na maging PBA player siya. Pero pag hindi, ang
first din ang ambisyon niya is gusto siyang magpare. After ko maligo, kahit magsisimba kami in an hour, gusto ko pa maglaro. Yung mga ganun lang na kung may time ka lang na extra, well, nag-aaral muna ako. Pero after nun, parang yun yung means na tapusin ko muna pag-aaral ko para makapaglaro. Yun lang eh. So, yun lang yung alam kong kaya ko gawin. So, yun lang parang nag-stick ako sa basketball. Kasi maliit ako, so nag-start ako as a guard or point guard. Nung tumangkad ako, na marunong pa rin ako magdala ng bola, yun siguro yung edge ko. Dahil na-develop ko na lang yung shooting. Siguro nung third year, dahil tumangkad na ako, doon ako nagkakumpiyansa na pwede akong kumalaban sa mga mas matatanda. Tapos yun, yun na yung dumadayo kami. Kinakalaban namin yung mga tambay sa ano sa court. Ito sa ano, Paseo San Ramon. Nasa Banawa to. So, pupunta tayo sa saan ako lumaki. Sa Pasak Pardo. Paano ba i-describe? Dikit-dikit yung mga bahay. Pag nasunog yung isang bahay, masusunog lahat. Ano, nangyari na, maganda pa na nung birthday ko. Memorable. Marami talaga mga galing dun eh. Sayang, ano, yung iba talaga hindi nag-aaral eh. So, hindi sila napansin ng siguro mga scout. Dahil nakikita lang sila sa ano lang, mga pustahan. Or may mga ano, parang liga-liga sa summer lang. So ako, ano, sinuwerte din dahil nakita ko sa mga ano, inter-school. Noong una, I think parang taga dito lang sa akin si London eh. Mas tanggad pa ko dyan. Tapos medyo payat pa yan. I used to be skinny even during our high school days. Ay, nag-ano din pala ako noong high school yung parang stretching exercise. Yun, religiously, sinunod ko talaga yun for a month. Parang different exercises in the morning and sa gabi. Kasi explanation nila, sa umaga, pag nakatulog ka ng 8 hours, yun yung masarap stretch dahil nakahiga ka, tapos malambot yung buto mo, yun yung masarap na stretch. So, every morning, gumigising ako, kasi nag-aaral pa, so nag-spend ako ng time parang advance, para 30 minutes to an hour, nagsistretch na ako. Yun, naalala ko, mga 3rd year, 4th year, wala akong tumungkat. So, yun, hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko para hindi nila ako magaya. Nalampasan ko sila. Hanggang ngayon. Ito ano? Sila. Del Landadaya. Ito, lalo na ito. Mga pinsan ko rin ito. Ito. Walang suit dito. Shorts lang. Tapos, chinelas lang. Walang nagsasapatos. Ganun lang talaga. Walang stepping. Pag na-shoot, ano, hagis ka agad. Tapos pag final, isang tira lang. So walang 2 points. Pag 3 points, tapos 1 point lang every time. So hindi ka makakalamang. Kailangan makastop ka or makadefense ka para makalamang. Walang age limit. Pag nauna ka, makalaro ka mga many times. Pero pag late ka, makabukas ka na makalaro. Madi-develop mo rin yung toughness kasi hindi mo kilala yung mga maging kalaban mo. Unlike sa school, nakilala mo na sila, alam mo na paano yung laro nila. Good, but not better than me. Aggressive talaga siya maglaro. Parang gusto talaga siya maglaro. He has the... Parang...
he plays with gusto, parang ganun. We're living together with Don Don, huh? When niya pag-ulan, kasi yung bahay niya magtulo. Kaya sabi siya, so pag lucky ko, kailangan mag-PBA player ako para mabigyan daw niya ang parents niya ng malaking bahay. It's my way of giving back. I mean, natutunan ko rin sa Don Bosco na parang one way of giving back is yun nga, i-extend mo rin yung influence mo and helping or reaching out. Then, yun yung nag-motivate sa akin na to work harder kasi kung nakikita nila sa'yo, tapos ano pa na, parang first hand, nandun ka, the more na parang personal yung pagtulong mo sa kanila, the more na parang mag-sink in sa kanila na kaya ko rin pala gawin to kasi nagawa niya. Santos is a high flyer. I thought he had good grounding as a collegiate player. And now that he's playing in the PBA, you can see the development in his game. I think he's a prototype pro player. He's the whole package. He can bring up the ball. He can put the ball on the floor. He can post up. He can hit the jump shot. I think he'll be a major factor in the PBA for years to come. Nag-high school ako sa Mebesilla, sa Lubao, Pampanga. Maraming basketball court doon. Kahit baha, marami naglalaro. Hindi, siguro kasi dahil sa athlete ang nanay ko, tsaka papa ko. Yung bola, volleyball kasi mama ko, tapos papa ko nag-volleyball, basketball din. Kahit napapalo ako, gumagawa ako ng sarili kong court dahil tanghali na oras naman kainan, gumagawa pa rin ako ng sarili kong court. Tapos yung mga kabarkada ko, gusto rin nila basketball, kaya palaki ng palaki. Nagkaroon ng isang upward sa bahay namin. Naglaro na ako ng malaking bola. The first time na mga kaibigan ko, pinag-usapan namin na isama namin siya sa team namin. Umayag naman sila, gano'n. Yun, alabigla yung lahat nung naglaro siya. Talagang as in, kala mo, ibang-iba yung pinakita niya nung sinara namin siya sa liga. Hindi namin na-expect na gano'n. Yun pala, yung time na yun na hindi ko siya nakikita, naglalaro pala siya na hindi namin alam, yung patago. Siguro mga ano na ako nun, yung mga sumali na ako sa liga, nakikita nila na, ayun, malakas daw ako maglaro. Hanggang nakita ko nung nakarating ako ng Clara pala sa Mebesilla. Doon. Tapos, na-selection ako ni Coach Alan Trinidad, dating coach ng Mebesilla at Pampanga. Inala niya ako kay Mayor Pineda. Doon kasi lalo na pagka may price, malalaki ang price. Kunyari, mga 20,000, talagang papakamatay yung mga tao doon. At saka yung champion, yung karangalan, payabangan pa ng baryo-baryo. Hirap pa talaga. Misan, susulisit kayo para makabili kayo ng uniform. Kaya yung mga pinagpaguran mo, gusto mo lang makuha mo yung champion sa barangay. Ano lang talaga siya, yung mabilis, mabilis ang mata. Tsaka yun, maliksi, kumilos. Nakatalon. Unang-unahan lang niya, timing mo. Yan lang siya magaling. Pero sa physical, alam ko, hindi pa siya pwede. Kasi pag nga naglalaban niya na ano ako, sabi ko, Arwin, huwag kang didikit kasi tumatalbog ka, makakala mo lang. Yung siyempre sinusunod ko yung katana. Alam ko yun, sasabihin niya. Okay, ayaw niya yung nag-worried ako eh. Tingin niya sa sarili niya, lahat kaya niya, alam niya. Parang alam niya yung gagawin niya, ganun. Ayaw niya yung nagkukots nga ako sa kanya. Parang easy ka lang dyan ah. Doon ako natutong talagang ng gulang, paano maglaro, tirahan. Hanggang sa isang araw, sumama ko maglaro sa kanya sa court. Nakita ko yung mga kalaban niya, halos pinag-iinitan siya. Yun nga yung time na yun na pinag-iinitan siya. As in, sa harapan ko, yung parang sinaktan yung kapatid ko, parang yung sinampal na gano'n. Siyempre, nasyak ako bakit ginawa nila yung sa kapatid ko. Yung pala, dati na pala nakakalaban ng kapatid, yung lagi natatalo sa kanya, siguro, gano'n. Wala naman, kasi natural yun, lalo na pag doon pa nga lang sa Pampanga, naranasan ko na yun. Titikon din ka talaga, lalo na yung mga kaibigan ko, tsaka yung mga kakilala ko doon, parang tito-tito ko na, may advice sila sa akin. Talagang gano'n, magaling ka, kaya titirahan ka ng mga yan. Parang naging ano ko na sa isip ko, ganun pala talaga.
Yan. Ito yung sala. Ito yung mga, ano, yung unang-unang ano ko. Nagkapera na ako, yan ang unang kong binili dito sa bahay. Yung sala, sir. Ito yung kwarto ko. Napabayaan na nga ito eh. Kasi dati may mga wallpaper pa rito na nakapatong. Eh siyempre, umuulan. Dati wala ito. Talagang bubong lang. May tumutulo pa nga eh, dito sa gilid. Na umuulan. Hindi nga, parang ako masyadod. Ha? Hindi ako pa ganyan, ha? Okay. Siyempre, pa ganyan ako. Inayos lang nila pa ganyan. Kasi masikip yan. Pa ganyan talaga ang kama namin. Tapos yung mga customer, ikaw rin naglego, yung mami mo? Si mama nag-ayos niyan. Oo naman, siyempre, maalala mo parang ang bilis ng panahon. Tapos, ang dami-daming pagka-unwenta mo yung mga achievements mo. Tsaka yung mga, yan, mga ganyan, magazine. Hindi ko man inakakala dati yan eh. May masulat nga lang sa ganito, dyaryo, tuwan-tuwa na. Yun, napakasakit na loob niya kasi parang papunta na siya eh. Bagsak parang hinatid lang siya, nagpapunta na siya, nawala. Dalawa yun eh, parang naramdaman niya na parang gusto niya nang mag-give-off, parang gusto niya lalo lumaban. Kasi alam niya, wala na kami aasahan, papa niya, wala na. Wala na. Kaya nangako siya sa papa niya sa harap ng putid na papa niya, hindi niya kami pababayaan. Oo, pas lalong tumatag yung ano ko doon, sarili ko dahil ako na yung naging breadwinner, tumayo bilang tatay. Umay sa papa ko. Doon ko lang naisip yan, na kaya ko palang abutin yung goal ko sa paglalaro ng mapanood ako sa TV. Yung kinuha na ako ni Mayor. Inalagaan na ako, tapos lumabang kami sa Manila. Nakita ko yung mga nakakalabang ko. Alos, nadadaig ko yung iba. Parang, pwede yata ako ah. Tsaka sabi ko, wala naman imposible sa mundo, basta gugustuhin mo, bakit hindi natin subukan? Makakaya mo siguro. Punta tayo doon sa dati ko pinaglaruan ng court. Mga kaibigan ko rito, mga nakakasama kong maglaro dito sa court. Ito. Ito nga, kabibigyan ko lang ng bole. Mabait yan, mabait. Hindi mo kasi ako nananakit. Mabait na kalaro yan. Hindi mo ako nananakit. Yan, nananakit. Konti lang. Walang personal lang ako. Wala. Nung una. Yung bagong pila kami dito. Hindi pa kami kilala nun eh. Hindi pa. Kinakapapa nila ako. Ngayon kapang-kapa. Ngayon pala nasa professional na siya, oh. Ang totoo nga niyan, pagkatapos ng liga, malakas na ako sa UAP unang taong ko. Binalikan ko yung mga kalaban ko sa Pampanga na parang kinakayang-kayanan kami. Ilabanan ko uli sila. Hindi na nakaporma. Masasabi ko, may point na talaga darating yung panahon na maging magaling na basketball. Kasi sa disiplina lang ng kapatid ko, masasabi ko na kaya niyang dalhin yung disiplina sa sarili niya. Talagang pagka ginusto niyang gawin yung isang bagay, magagawa niya. Basketball ako, parang mas marami ako nakikilala, maraming nakakakilala sa akin. So, parang mas pinush ko yung sarili ko ngayon. Actually, hindi ko akalain na makakapasok ako dito, nasan ako ngayon.
you know, one thing nice with Rico, he's willing to learn. That's the most important thing. He enjoys playing, he loves the game, he's talented, he's gifted in terms of athletic ability. I think he's the most athletic player that I ever handled. Siyempre, galing kang Puerto, relax ka lang, parang tulog, kain, laro ng basketball. Sa Sabang Beach, my hometown. Before kasi parang ano lang to, lupa. Long time yun eh. Long time. Ito yung restaurant ng dad ko, tapos yun yung mga rooms. Bata, yung parang active siya sa mga pag sa school ay talagang lahat ay sinasalihan niya, lalo na sa sports. Tapos elementary pa lang, naglalaro na siya ng basketball. Nahanap ko siya eh, laging nandun sa nagbabasketball. Minsan nga, nagpapaalam siya na pupunta ng Batangas para lang magbasketball. May pupunta ng tropa ko sa bahay. Pre, tara, may dayong dadating. Lalabanan natin. Actually, mas matatanda sila yung mga dayo. Actually, yung mga kampi rin ako, mga mas matatanda, like mid-30. Minsan may 40 pa nga eh. Yung mga puti na yung buhok. Tapos parang sila yung mga terms na pagtawagin sa amin, magulang. Parang sipain ka, lulungano ka. Kasi doon sa Puerto, kaya hard fall ka nila para hindi pumasok yung tira mo. Mga naranasan ko, mga bruises, mga pasa, mga pilay. Kasi siyempre, pag matanda ka, nagagamitin mo yung mga technique mo eh. First na pinunta ko Lasal, kasi yung cousin ko na nag-aaral dito sa Manila, fans siya ng Lasal. So sabi niya sa akin, dun ka muna pumunta sa Lasal. Kasi maganda yung system doon, maganda yung benefits. Yung mom ko, siya yung kasama ko. Then, walk kami. Tinuro nung guard kung paano pumunta. Walk kami. So, malayo pa pala yung gym sa mismong Southgate. And, pasok kami. Ask kami, pwede ba mag-try out sa guard? Actually, the guard told me that there's a guy who wants to try out. The guy was with his mom. Then I told the guard, yeah, let them in. First nga, yung mom ko, hindi pa kilala kung sino yung head coach. Ang in-approach niya yung ball boy, si Kuya Edgar. Sabi, Kuya Edgar, coach, pwede ba mag-try out yung anak ko? Tapos sabi ng ball boy, hindi ako yung coach, ayun yung coach. And the mom said, coach, pwede mo mag-try out yung anak ko? And so, yeah, sure. Where did you come from? Sabi niya, we rode the ferry, we came from Mindoro. Then yun, sabi ng coach, sige, let's try out. Ang gano'n. Tapos nakaano pa ako. Surfing short, then yellow shoes, naalala ko pa yun, na sando. First time I've seen him, is just like a rough diamond. Just a little need of polishing. First practice ko, suka agad ako. Sobrang conditioning pala sila din. Parang pagdating dito sa Manila, parang yung training nila, sobrang takbo. Papahinga ka lang, 1 minute, then takbo ulit. Yun, parang nabigla yung katawang ko. Pagdating ko na Lasal, sobrang talagang focus yung basketball. Kailangan pressured ka na manalo. Kailangan i-push mo yung sarili mo. So, you know, the rest is history already. Most important with Rico, right now, is enjoying too much. You know, the more he focus, the more he'll take responsibility. I think the more he'll become a better player. But the future is there, the material is there. So,
it's all up to him. I'm just here trying to guide him, trying to polish him. Right now, he's almost there. All he needs right now is just to really stay focused, concentrate, and start accepting the role of, you know, take charge guy. Thankful ako kasi, siyempre, once in a lifetime experience lang na makakapaglaro ka. Lalo-lalo na sa LaSalle, parang well-maintained reputation ng LaSalle. So, parang proud na proud ako na member ako nito. Kami yung players sa school namin na varsity. Teammate ko to. Teammate kami ng high school. Tapos hanggang sa na-improve siya lang na-improve pag nakakasali siya dito ng mga Mayor's Cup, Center Barangay, gano'n. Malaki yung improve. Hindi ko matapang, natapang. Matapang na eh, siga na siya. Pag taga Puerto ka, more on baliktad yung words nila. Parang sasabihin pagdating mo, oh, yabang na nito, mga gagawin ka. Siyempre sabi mo, hindi, ano lang, hard work na, mga gano'n. Every once a week, twice a week. Here we go! Nag-ano kami. Buo kami ng team din. Pag nakabuo kami ng five, pupunta kami dito. Iyakin si Rico. Bakit? Basta pag nadapa siya o kaya wala, nasiko lang. Iyak agad siya. Basta madapa lang siya, umiiyak na siya. Pero tuloy pa rin ng paglalaro niya. At saka pati masyadong maarte maglaro yan noon dati. Pero malakas na siya ngayon. Proud na proud ako sa kanya. Lalo na pag kasama ko siya, tapos lahat ng mga tao nakatingin sa kanya. Tapos binabati siya, minsan nagpapa-autograph sa kanya. Siya kasi yung talagang parang naging best friend ko, lagi kong kasama. Minsan kasi kahit pumunta lang siya Manila, sinasama niya ako, lagi kami lumalabas. Lagi niya ako i-text every game, every practice, every ano. O, pray ka lagi. Ano, kaya mo yan, you can do it. Tapos ako, thanks ma, love you, bye. Parang mama's boy talaga yung dating ko. That's so funny, when the mom approached me, she was even holding the hand of Rico eh. That's why every time I'll remind Rico about that. Ngayon, kung maka-asa ka, kalmo ko sino, kaya dati haw-haw ka lang ng mama mo. Siyempre, glad. Saka, masaya na rin dahil siyempre nakita ko yung dati kong mga teammate, tropa, mga kabikes ko. I love you! Love you too! Siguro, yung dating nila sa akin, nag-iba. Pero ako, yung dating ko sa kanila, ganun pa rin. Siyempre, as in, namimiss ko talaga dahil siyempre, kinalakihan ko at the first place, di ba? Then, yung nakasanayan ko, yun. Nami-miss ko. I started playing basketball when I was 13 years old. And wala lang, kasi most of my friends play basketball and parang nainggit lang ako, parang everyone talks about it, and then ako hindi ako kasali, laki-laki ko, and then I'm black pa, and then they're like teasing me, oh, you're tall, and then you don't even know how to play basketball, and then so I practice on my own, tas parang naging addict ako sa basketball, and yung pinaka-turning point na parang everyday I play basketball sa ano, lalo pa nga ako umitim before, kasi ang init-init sa amin, laro kami, tas kahit ako mag-isa, niloloko ko ng mga kaibigan ko, ay, pasikat. Mag-isa, nagba-basketball sa init, ganyan-ganyan. Tapos yun, na-develop. So, where are we going? To my crib. Galicia, represent! uh,
Lumaki ako sa may Galicia and then Sulucan Street. Siyempre, iba't ibang klaseng ugali ng tao. May mga makukulit. Some of them are like drug addicts, you know, matatanda. Minsan naglalaro, laseng, nagkakapikunan, susuntuan, ganun. Hindi ko siya kayang describe ng one word eh. So, parang masabi ko na ito talaga yung buhay ng ano, mga tao na if you don't go to school or whatever, you're gonna end up in trouble or mahirap na, ano, parang mahirap na buhay pero masaya. Yung naglalaro ko sa amin, yung mga kalaro ko, matatanda na. Minsan, pag bata, hindi kayo matututo. So, sumasali ako sa mga matatanda. Tapos yung mga kalaro ko, syempre, mga matatanda, binubuli ka, mga sisiku-siguin ka, sa mukha, ganyan. Tapos, minsan, sipain ka, papatidin ka. Parang matututo ka talaga maging pasensyosyo eh. Kasi kung hindi mo rin sila kaya, matanda sila. Mamaya, bigla kang sapakin or ano, di ba? Ano, nung maliit siya, mahilig niya talaga yun sa basketball. Nakikipaglaro na siya sa labas. Hanggang sa nung first na bili ko ng ano niya, sapatos ba, nung high school na siya. Magulo rin siya nung ano, nung maliit pa. Gusto ko na pasaway. Maraming naging kaaway. Siyempre, yung bata. Halos hindi na pumapasok sa school yan eh. Parang turning point ko when my grandma died and yung friends ko na iba, parang wala nangyayari. Some of them parang naging member ng gangs, ganun. Some of them died, they got shot, so I don't wanna end up like that. May isa akong close friend na parang, hindi ko na sabihin yung pangalan niya, may he rest in peace now. Parang binaril siya in front of me na parang, oh, ito, member ng gang na ganyan. Ako wala akong nagawa, syempre bata lang ako and then imagine mo, may dugong tumalsik sa'yo, tas parang mag-freeze ka eh. Kung di-describe ko ngayon, parang namuti nga ako eh. Buti na lang yung guy na bumaril sa kanya, nakilala ako. Sabi niya pa nga, exact word niya, mabait tong negro na to, magiging basketball player to in the future, sabi niya. Ganun parang hindi ko ma-explain kung paano ko maalis yun sa memories ko. Kasi parang significant din yun na parang, I don't like this to happen to me or in front of my brothers. Kasi kahit sino mang yun, parang sobrang lakas eh. Kung pwede mo lang ihinga ng isang ganun lang para mawala, pero hindi pwede kasi nakatanim na sa utak mo and then lahat yun na parang part na siya ng buhay mo. Pero ang tanginap pinagbago, yung nawala yung bisyo, ibig sabihin yung mga, yung gulo-gulo ba sa buhay hanggang sa napunta ngayon sa atin ay yun na naging ano, napakabait, pati matulungin. Naging matulungin siya rito. I told myself na I'm going to be a self-made millionaire and I'll make my grandma proud. I'll turn this adversity into ambition. Yung sa Ateneo kasi, when they asked me, parang sabi nila, Job, we want you to play for our school. Pero sabi nang ganun, parang you have to be prepared for the, ano, sa aral nga. Kasi it's not that easy sa Ateneo. Siyempre, I was so excited. Sarap ng feeling. You're representing Ateneo. Nakasulat sa jersey mo. Ateneo, di ba? Parang sarap tumakbo, ganyan-ganyan. Tapos, ganyan. Parang sobrang excited. Sarap-sarap maglaro. Job should have been on this team the last 3 years. But we always had a problem getting Job in great shape and having him really become dedicated to the game of basketball. He always had other interests. Siyempre, masama talaga yung loob ko, na-cut ka. Siyempre, as a player, cut ka ba naman, diba? Parang ayun yung masakit maramdaman eh. Pero, siyempre, bata ka, di mo alam kung paano mo i-accept yun. So, parang, yung ginawa ko, umuwi ako sa Sampaloc, sa Galicia, dun ako nagbabasketball. Comfort zone ko talaga yung Sampaloc eh. Sarap ng paramdam pagkasama mo yung mga kaibigan mo, kalaro mo sa basketball court. Hindi mo isipin yung ano, parang wala. Fame, hindi mo kailangan. Dala, ma-enjoy mo lang yung basketball eh. Ayun yung game eh. Parang as long as you're having fun and then wala kang niloloko or inaaway na ano. Sarap maglaro ng basketball. Ayun, parang umuwi ako sa amin kasi ayun yung comfort zone. Mga barkada ko, mga nakatambo yun. Basketball. So, dito kami, bahay ng kaibigan ko dyan pag pumasok ka. Ano na makikita mo? Ayan, sila ate. Jane, kuya mo. Natalo ka? Kuya mo. Pre. Pakitawag ah, ha? Sige. Talo. 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 Ayan.
Ito yung wagi ko. Eh, ito yung pinakamatali kong IBL mo ngayon. Mamakulit. Si Kate. Kate! Gangster. Ayun. So, ito na yung bahay. Ito, pinsan ko. Ayan, kapatid. Bali, dito na yung bahay namin pag pumasok. Ito, dito yung house namin, Bali. Under renovation. Ito. Ito yung piano namin, pero sira na. Ayan, this is our small house. Ito yung mami ko. Hi, ma. Hi. My tita. Pinsan ko, si Jessa. Yung kapatid ko, yung mataba. Ayan, si Jomel, tsaka yung kapatid ko. Tayo, mami, halika. Si Jomel. Kapatid ko, yung naka-red. Okay. Ayan. Welcome to my crib. Mahal na mahal po siya ng mga taga-Sulukan tsaka dito sa amin sa La Paz. Dahil nakikita namin talagang super bait siya. Yun na lang ang pinaka-ano ko sa kanya. Wala dahil sa isa sa mga court na nilalaroan ko. Sa Sulukan. Yeah, this is my place. Welcome to my court. Dito nagba-basketball eh, yung mga kalaro. Ito yung ano ko, mga isa sa mga kalaro ko. Si Ombet. Basta. Tapos ito si ano, si Mr. Dineros. Pakilala mo sila, pakilala. Ito si Mr. Dineros, siya yung nag-ano rito sa court namin. Dito. Siya yung nag-ano rito. Siya yung mga bata na mga susunod na magiging basketball player sana. Alam yun, nakakatawa rin. Kasi na-inspire mo yung mga bata na mag-aral, mag-basketball, wag mag-drugs. Kasi yun naman yung pinaka-ano ng lesson ng basketball eh, di ba? Parang ilayo ka sa bisyo and then ano mo yung pangarap mo eh. Na yung parang, ayun nga, i-turn yung adversity, yung kahirapan, yung mga misfortune sa ambition mo. Ayun yung pinakamalaga eh, magkaroon ka ng hope sa buhay. Kasi yun yung magdadrive sa'yo para umangat tsaka look at things na in a different way. Yung before ako bumalik, talagang nag-usap kami ni Coach Norman na sabi ko, Coach, maluwa-luha na ako na. Sabi ko, I'm willing to help talaga. Just tell me what to do. Don't think some magician's gonna come down and wave his magical wand and all of a sudden you're gonna become a good player. No, it's gonna mean you have to stay in the weight room, you're gonna have to get stronger, you're gonna have to work with your game every day, your inside moves, your outside shot. It's the only way to improve. And you'll only see it over the period of time. I mean, you may start today, you may not see it until 8 months from now. But do you have the willingness to work hard enough to get to that 8th month? Do you have that willingness, that desire? And he's shown that this year, and I'm happy for him. I just hope he continues. Sabi ni Coach Norman, alam ko magaling ka maglaro. Pero kulang ng motivation mo, Job. Sabi niya, sige, I'm giving you another chance para mag-try out. Sabi niya. Pero hindi niya sinabi na you'll be part of the team. Ganyan. Sabi niya, but you have to work your ass out. Sabi niya, ganyan. Parang kailangan magsipag ka, gym, ganyan-ganyan. Sabi ko, tas I didn't say anything na lang. Tas sabi ko, Coach, I'll just do it. I'm not gonna say anything. Sabi ko. It seems this past year, he's turned things around and he wants to play basketball, he wants to improve it, but I think he's come a long, long way. I think he's been helping the team so far this year and I think he's only going to get better. Pag sinabi mo sa kanya, sige, subukan mo ako, kaya-kaya pa, pero ngayon, di mo, subukan mo ako, wawasakin ka eh. Subukan mo ako, wasak ka sa akin. Dudurugin kita. Ganun siya katibay yata ngayon, no? Magaling. Hayop. Halimaw. Halimaw, halimaw siya. Of course, Sampaloc is the place to be. This is where the truth, yung mga totoong tao, like,
kahit na mahirap, masaya kami. Tapos magkakasama, walang iwanan, mga magkakabarkada. Tsaka dito makikita yung tunay na pagkakaibigan sa lugar na to. Kahit na sikat ka o hindi, kailangan mabait ka pa rin kasi kahit na anong mangyari, alam mo dapat kung saan ka nang galing. Di Sampaloc. Bawat galaw mo may mga sumisigaw. Paglabas mo pa lang nung sa ano sa dugout, nakita ka na ng mga fans, parang sumigaw sa ano, wah, ganoon, parang may lion na nakatingin na sumisigaw sa rito. Tapos mararamdaman mo yung ano mo, balahibo mo from ano, tumataas, ganoon. I've seen a new generation of fans develop through the years, and you can see the mantle of leadership being passed from one generation to the other. And I'm not just talking of the superstars of the game, I'm also talking about the fans of the game. And I think there is no sport as exciting as basketball in the world. It's so intense here in the Philippines as far as how people follow the basketball game that you have to live emotionally every day. You're up one day, that's your emotion. You're down, that's your emotion. That's the way it goes. Siyempre, dream ko rin makapunta ng EBA sometimes. Yung basketball, naging hope for me to graduate din, siyempre, of course. Kundi dahil sa basketball, hindi naman ako mag-aaral sa Lasal kasi hindi ko naman kaya yung gastos. So, I think basketball, napakalaking contribution talaga for me. Napakalaki. Napakalaki ng pagbabago ng buhay ko nung nakapaglaro na ako ng basketball. Ang way na balance ng mga tao, udlay ang basketball, kay although feeling nila sadya. Although sadya manggit, pero kapoy. So, hindi. Kailangan mag-practice pa rin, magpalakas. Kay gamay lang na muna, why ka na di? May ara na mabulo sa'yo mo sa position mo, so hindi ka pwede mag-relax. Yung mga struggles, may experience mo yan kung yeah, nagsastruggle ka or parang may plateau sa career mo. Pero yun din pala yung ano, yun din pala yung parang mag-switch sa'yo to go on a next level. So, good thing hindi din ako na-give up. Kasi challenge, di ba? Parang siyempre tayo dito mga tao, siyempre pag may nalaman kong may nakita kang magaling, parang gusto mo para sa pantayan o lampasan. Kaya parang exciting. Pero I'm blessed na parang this opportunity came and then I can tell my stories and then inspire other people, di ba? Ayun yung nagda-drive sa'yo na ituloy yung buhay mo eh, yung hope and dream. So, kahit ano man na ayun ang feeling nyo na ikakano yung angat nyo sa buhay nyo. For me, para dun sa ibang gusto mag-basketball na siyempre wala kulang pa kayo sa idea about stuff yung mga pagdating mo sa Manila, kung anong paggawa sa'yo na magiging coach mo, gagawin mo. For you to coop up na ano, saka ipasok mo din yung mindset na yun nga, lahat ng bagay dapat naghihirapan. Hindi, nandyan lang yan, dadating sa'yo. Siguro ang akin lang, siguro, kung gusto mong, pagka may goal ka, kunyari, isang gusto mong maging magaling na basketball player, siguro, iisipin mo lang, pag-sikat ka, tapos magkaroon ka ng isang magandang, isang mabigat na rason sa sarili mo para yun magiging motivation mo. Ako kasi ang rason ko parang
kailangan maangat ko yung mga pamilya ko sa paghihirap. Tsaka mapakita ko rin sa mga taga-Pampanga na karapat-dapat ako rin sa PBA. Parang di mo maintindihan, di ba siya in love, di ba? Di mo maintindihan, ba't siya in love? So parang ganun yung feeling. Parang pag naglalaro ka, sobrang, ewan ko, sobrang sarap na kahit anong mangyari, manalo, matalo, basta binigay mo lahat sa'yo, 100% mo, everything. Wala kang pagsisiyan.